Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ayon kay San Mateo, ang rurok ng kasaysayan ng Israel ay ang pagsilang ng Mesiyas. Kay Jesus, natupad at nagkaroon ng kahulugan ang kasaysayang ito. Sa ating pagdiriwang ngayon, hilingin natin na matulad ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Hinihiling ko rin po na sa misang ito ay isama natin sa ating mga panalangin at dasal ang ating mga kababayan at kapatid na patuloy na sinasalanta ng bagyo sa bandang Visayas at Mindanao. Hinihiling ko rin po na isama natin sa ating panalangin ngayong umaga na ito ang ating Santo Papa Francisco, si Pope Francis, na nagdiriwang ng kanyang 85 kaarawan ngayong araw na ito. Nawa ang ating mga kahilingan ay dalhin ng ating mahal na ina sa puso ng kanyang anak na si Jesus. Sa simula po ng ating pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang, mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay, ang tulad ni Huda'y leong nahihimlay. Walang mangangahas lumapit sinuman, hawak niya'y sitrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan.
upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umudlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa iyong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak, si Isaak ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos, at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias sa tangkanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonya. Matapos ang pagkakatapon sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud.
Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babilonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Kung kahapon, mga kapatid, ay pinagnilayan natin kung paanong ang Diyos ang tagapagsimula ng lahat, ngayon namang araw na ito ay itinuturo naman sa atin ng salita ng Diyos kung ang Panginoon ang nagsimula, siya rin ang tutupad, siya rin ang magtatapos. Ang ating Panginoong Diyos ay ang Diyos na tumutupad, nagtatapos sa Kanyang ipinangako. Sa ating unang pagbasa ngayong araw na ito ay narinig natin ang pangako ng Diyos. Sa aklat ng Genesis, kung saan ipinangako ng Diyos na sa tribo ni Juda, doon ay manggagaling ang isang hari, ang hari na maghahari magpakailanman. At ang pangako ng Diyos na ito ay natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito ay pinakita sa atin kung paanong si Jesus ay galing sa tribo ni Juda, sapagkat iyan po ang pangako ng Diyos na ang haring darating ipapanganak ay galing sa tribo ni Juda. At natupad po ito, tinupad ng Diyos sa pagsilang ng Kanyang anak na si Jesus. Kaya po, sabi sa ating ebanghelyo ngayon, 14 na saling lahi, 14 generations mula kay Abraham hanggang kay David, 14 ulit na henerasyon mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng Israel sa Babilonia, at mula sa Babilonia hanggang kay Jesus, 14 ulit na henerasyon. 14 times 3 equals, kinompute ko na ho, huwag kayong mag-alala, no? 42 generations. Baka sabihin niyo sa akin, Father, ganun din ho ba katagal bago sagutin ang aking panalangin sa Diyos? 14 generations, parang 1,000 taon ang hinintay ng Israel bago matupad ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Jesus. Pero ang tanong sa atin ngayong umaga na ito, mga kapatid, kay Jesus lang ba natupad ang pangako ng Diyos?
Mga minamahal na kapatid, sa tingin ko po sa ating ebanghelyo ngayong araw, kaya inisa-isa sa atin ang mga pangalan ng mga ninuno ni Jesus, sapagkat pinapaliwanag sa atin na bagaman si Jesus ang lubos na katuparan ng pangako ng Diyos, pero sa bawat henerasyon, sa bawat ninuno ni Jesus ay tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako. Sa bawat tao, sa bawat henerasyon, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa iba't ibang paraan. Kaya bagaman si Jesus ang pinakalubusang katuparan ng pangako ng Diyos, pero kung titingnan natin ang family tree ni Jesus, sa bawat henerasyon ay tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba, sapagkat tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako sa iba't ibang paraan. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa atin sa paraang tamang-tama at bagay na bagay sa iyo ngayon. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba at sasabihin natin, bakit siya meron yan? Ako wala. Bakit siya ganito ang mayroon siya at ako wala? Tandaan natin mga kapatid, iba-iba ang paraan ng Diyos ng pagtutupad ng kanyang pangako sa atin. Kaya huwag nating ikukumpara ang sarili sa iba, sapagkat kung ano ang biyayang mayroon ka, yan ang katuparan ng Diyos para sa iyo ngayon. Kung babalikan po natin ang kwento noong family tree ni Jesus na binasa natin sa Ebanghelyo ngayong umaga na ito, iba-iba rin ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanila. Halimbawa, kay Abraham, ang ibinigay na biyaya kay Abraham ay biyaya ng anak. Pero pagdating kay David, hindi lang anak ang ibinigay sa kanya, ang ibinigay kay David ay isang kaharian. Pero hindi pwedeng sabihin ni Abraham sa Diyos, bakit si David ginawa mong hari? Ako hindi. Iba ang katuparan ng pangako sa kanilang dalawa. Sapagkat si Abraham, ang kailangan niya nung panahon na yon ay isang anak. Si David, ibinigay sa kanya ang isang kaharian, sapagkat kinakailangan ni David ipagtanggol ang bayang Israel. Kaya hindi dapat mainggit si Abraham kay David dahil wala siyang kaharian, sapagkat tinupad ng Diyos kay Abraham kung ano ang kanyang pangako at kinakailangan noong oras na yon, isang anak, at kay David isang kaharian. Nabasa rin natin ang pangalan ni Boaz o Boaz sa ating ebanghelyo ngayon. Ano naman ang katuparan ng pangako sa buhay ni Boaz? Makikita natin sa kwento sa Biblia, ang ibinigay sa kanya ay isang asawa, si Ruth. Bakit kaya ibinigay kay Boaz ng Diyos ay isang asawa? Sapagkat noong panahon na iyon
ay naghahanap na rin ng mapapang-asawa si Boaz. At ang kanyang nanay, si Noemi, ay matanda na. At si Ruth, na naging asawa ni Boaz, ay naging mabuting manugang sa kanyang nanay na si Noemi. Di po ba tama ako? May mga nanay po ba dito? Di ba? Yan ang panalangin ng isang nanay, ang magkaroon ka ng isang mabuting manugang. No? Yan ang madalas na panalangin ng isang biyanan, no? Magkaroon ng mabuting manugang. At ang manugang naman, nananalangin din, magkaroon ng mabuting biyanan, no? Para walang away, no? Pero madalas yan ang nagiging, no? Ang biyanan at manugang. Kaya tinupad ng Diyos ang panalangin ni Boaz. Hindi siya binigyan ng kaharian, hindi siya binigyan ng kayamanan. Ang binigay sa kanya, mabuting asawa, mabuting manugang sa kanyang ina. Yan ang katuparan ng pangako ng Diyos para sa sitwasyon niya. Kaya mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, sana wag nating ikumpara ang ating sarili sa iba, kundi tingnan natin ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako sa iba't ibang paraan, sa paraang tama, nararapat at bagay sa pinagdaraanan ng buhay mo ngayon. Kaya minsan wag ho tayong magtatanong. Minsan tinatanong natin ng Panginoon, Panginoon, bakit ako walang ganito? Bakit itong hinihingi ko ay hindi mo ibinibigay? Baka hindi yan ang bagay sa iyo ngayong panahon na ito. Baka hindi yan ang katuparan ng pangako ng Diyos sa, na nababagay at nararapat sa iyo ngayon. Kaya tingnan din natin ang hinihingi natin sa Diyos. Baka hindi yan ang tamang hingin natin. Baka hindi yan ang tamang hinihintay natin. Binibiyayaan tayo ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kaya yung mga kabataan na nandito ngayon, alam ko kapag ka simbang gabi ng ganitong oras na madaling araw, maraming nagsisimbang kabataan sa iba't ibang simbahan. Baka high school ka pa lang, ang pinagdarasal mo agad, boyfriend o girlfriend. Huwag muna yan, no? Baka sinasabi ng Diyos sa'yo, eh, hindi yan ang dapat hingin mo sa ganitong panahon. Mag-aral muna. Ang hingin mo dapat, karunungan. Ang hingin mo dapat, kasipagan sa pag-aaral. Baka ang hinihingi mo agad, boyfriend o girlfriend, eh high school ka pa lang, no? Maghinay-hinay, sabi ng Diyos. Iba-iba ang katuparan ng kanyang pangako, iba't ibang paraan nararapat para sa iyo sa oras at sa sitwasyon mo ngayong panahon na ito. My dear brothers and sisters, in this celebration, let us ask the Lord Jesus, our God, to fulfill His promise to us in the way that is best for us. Maybe God will not give you a kingdom because what you need is not a kingdom. Maybe what you need is a loving family. That is the fulfillment of the promise of God for you at this moment. Maybe God will not give you treasures because the fulfillment of His promise to you today at this moment is not treasure, but a person who loves you. My dear brothers and sisters,
let us remember today that God gives according to what we need at the moment. Let us appreciate that. Sana po ngayong umaga na ito, makita natin sa talambuhay ni Jesus na sa bawat henerasyon, bawat tao ay nagtutupad ang Diyos sa kanyang pangako, nagbibigay ng kanyang biyaya sa iba't ibang paraan. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa isa't isa, sapagkat tumutupad ang Diyos sa bawat isa sa atin sa iba't ibang paraan at sa paraang tama at bagay para sa sitwasyon natin ngayon. Mga minamahal na kapatid, sa misang ito, ilagay natin ang ating tiwala sa Diyos at tayo ay maging panatag na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin sa paraang tama at nababagay para sa atin. Amen. Magsitayo ang lahat. Magpasalamat tayo sa Amang nasa langit at patuloy nating isuko sa Kanya ang ating kinabukasan sa harap ng mga pagsubok at pagbabago sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang puspusang manghikayat ang simbahan sa lahat ng tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilyang nag-alitan ay makadama ng ligayang dulot ng pagkakasundo at pagkakaisa ngayong panahon ng Adbyento, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang matagpuan ng mga pamilya ang awa bilang instrumento ng kanilang pananampalataya sa pagsagot sa kanilang mga suliranin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang ang aming pagdiriwang ng Misa di Gallo ay mailapit kami sa aming pamayanan at parokya upang sama-sama kaming lumago sa pag-ibig sa Diyos at kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Ama, niloob mong isilang ng Birheng Maria ang iyong anak na si Jesus. Naway masundan namin ang kababaang loob ni Kristo na siyang naghatid ng kaligtasan at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus, tumawag po tayo sa ating Amang mapagmahal. Hinihiling po namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hinihiling po sa lahat na tanggapin po natin ang katawan ni Kristo ng may buong paggalang. Bagaman tinatanggap po natin siya sa pamamagitan ng ating mga kamay, ay hinihiling po sa lahat na igalang natin at tanggapin agad ang katawan ni Kristo upang ibigay natin dito ang buong paggalang at pagsamba natin. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang pagbabasbas ay nais ko pong pasalamatan kayong lahat na dumating para sa ating ikalawang araw ng pagsisimbang gabi. Natutuwa po akong makita na marami pong kabataan na nagsimba. Salamat sa inyong pagpunta, pagdarasal at pananalangin. Malaking tulong ito, lalo na habang kayo'y lumalaki at nasa panahon ng kabataan. Salamat din po, nakita ko po marami sa inyo ang papasok sa mga opisina. Naka-uniforme na po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at nawa ang araw na ito ay mapuspos ng biyayang nagmumula sa Diyos. Muli po ay hinihiling natin ng inyong mga panalangin para po sa ating mga kapatid na nasa lanta ng bagyo. At sana po ay maging bukas din tayo sa pagtulong sa kanila at pagpapaabot ng ating makakayanang tulong para sa ating mga kababayan. At isama rin po natin sa ating panalangin sa maghapon ang ating Santo Papa, si Pope Francis, sa pagdiriwang niya ng kanyang 85th birthday ngayong araw na ito, naway patuloy siyang bigyan ng Diyos ng lakas ng kalusugan, lalo na ng lakas sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Naway lagi kayong ingatan ng ating Panginoon. Pagkalooban kayo ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng mabuting kalusugan ng katawan at isipan. Ilayo nawa kayo ng Diyos sa lahat ng karamdaman, sa lahat ng sakit, sa lahat ng kapahamakan, at nawa ang ating mahal na ina ay ipanalangin lahat ng mga intensyon na inyong dinala sa simbahan na ito. Lahat ng ito'y hinihiling natin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.